Good morning, guys. Day 5 ng self-isolation namin. Day 5 ng quarantine namin. Ang misis ko, nag-iinit, gising lang namin. Tapos, titingnan ko yung mga binibilad namin. Yung mga ibang bagay na hindi pa namin pinasok sa loob. Yan, nandito pa. Yan. Yan pa. Pero kuntin lang. Malapit nang matapos yung labahan. Ang last na lalabahan ngayon, yung damit na sinuot namin nung flight. Yan lang. Tsaka yan. So far, so good. Mag-check muna tayo ng temperature. Kunin ko muna yung temperature kit. Temperature ko medyo maaga, 35 pa, 35.1. so far so good. So yan, so yun nga yung temperature ko, ano siya, normal siya, 35.6. Tapos ang ano lang ko lang, parang may running nose ako. Pero ano, siguro maaga, titingnan lang natin kung ano. Yung misis ko rin nagganoon din eh. Dahil ngayon papalamig na dito sa Brisbane, pero may running nose ako. Tapos kagabi parang may muscle pain ako dito sa bandang paa ko dito, tsaka sa gilid ko. Pero ngayon nawala na siya. Pero yun, patuloy pa rin yung pagmamatyag kung anong mga kaganapan dito sa quarantine. Kasi dyan sa Pilipinas parang kalat na, tapos hindi pa ganong natesting ng bahagya, gawa ng kulang tayo sa testing kit yung mga nakarang araw. Yung mas nauna pa, mga early March, kasi 2,000 lang yung testing kit natin dyan eh. So, ano yan. Tapos yung rest pa namin pagbalik, yung sa aeroplano. Sa aeroplano, sa Pilipinas. Bali, yung whole travel namin, pasok pa sa rest days eh, kasi umalis kami ng Australia. Galing kaming Australia ay March 6. Tapos dumating kami ng Pilipinas March 7. So 10 days lang kami sa March 6. Oh, March 6 din pala kami dumating sa Pilipinas. Tapos 10 days lang kami sa Pilipinas. Bumalik kami sa Australia. Kung baga, pasok pa rin yun sa 14 days ano, observation. Bali, kung hanggang ngayon sa date na to na March 22, no? March 22,
Bali, ang nabawas dun sa 14 days isolation namin, kung studyhan, yung obserbahan, bali yung March 6 at saka 7 and 8, wala na yon, pero yung 9 hanggang ngayon, pasok pa yon sa dapat obserbahan namin sa travel namin, kaya yun, nag-observe pa kami. Pero so far so good, healthy naman. Yun lang yung nagkaroon ako ng body pain kahapon sa bandang paa. Siguro naman, gaya ko, gaya ng ibang tao, sa panahong ito siguro, halos lahat naman siguro sa mundo ay nahihirapan sa sitwasyon natin, gawa ng anxiety, stress, at saka panic sa nangyayari ngayon dahil dito sa virus. Pero ang panglaban lang natin dito ay kundi ang ating sarili lang din, na tibayin natin, i-inspire natin yung pamilya natin. Lagi tayong maging positibo sa mga sitwasyon. Huwag nating ganong dibdibin yung pangyayari, kasi mawalan tayo ng control. Kasi pag nagkaroon ng pagkakataon na sirain natin yung pagtiwala sa sarili natin, malamang yan ang ikakadulot na magkakasakit tayo, saka maging weak tayo, at lalong hindi natin malabanan yung virus na to. Isang paraan siguro din na maging matibay yung sarili natin ay manalangin tayo, magkaisa, magtulungan, singkabi muna natin yung mga isyu sa politics, kundi magtutulungan tayo, mag-iisip ng mabuti sa kapwa. Kahit hindi man sinasabi ng iba, kusa na nating gagawin para makakatulong. Kung mayroon man tayong maitutulong sa iba, gawin natin, kasi sa sitwasyon na to, ang makakasolve lang nito ay tayo rin, tao sa mundo, kasi tayo ang maapektuhan nito.
Kaya payo ko sa atin, lalong-lalo na sa mga Pilipino, magkaisa na tayo. Huwag na tayong mamumulitika pa, magtulungan, magibigay ng mga kung ano mang mayroon tayo. Kaya maraming salamat.